type siya, automatic, parang magpapasa-pasa lang siya, tapos continuous yung damage niya. So yung kailangan bantayan dito ng NX Predator Solid, yung hindi tumaba yung Roger dito. Pero anyways, mga kaibigan, makilala muna natin mga teams. Sa ating red side, yan ang Kingpin's Crown, ang gagamit ng Uranus Kim siya naman para sa isang Joed. Macho for this Rafaela, Yo with a Grok, and 619 para sa isang Roger. At dito naman sa kabilang banda, mga base of NXP, Predator, next play, Predator Solid. Pero yun nga lang mamaya, dahil there's a pause, oops, hindi pala pause, pause lang sa pagpapakilala. Pero first blood kagad dito sa top lane, Kingpins na naman na nakakuha. Another one si Chester, nadamay din kagad, early 2-0. Just like game number one in favor of Kingpins, mga besties. At mukhang gusto pa yata niyo dito, pero hindi na to, sure bola. O, papakilala ko na sila. For NXP, Solid, Renej dito. For Thams, Chester naman. For Natalia, Yawi Esports. For Kufra, MB for Freya. At H2O naman para sa Claude. Ayun. Iyon. Oh. So, ito na guys. Early 2-0 dito para sa ating Kingpin squad. Lamang sila agad pagdating sa gold. Medyo problema dito para sa ating, problema dito for NXP Predator Solid. Yung Natalia din, medyo malilate siya sa mga usual na rotation na gagawin niya. Pwede niya silipan. Pero ang kinaganaan naman for NXP Predator Solid, yung Claude hindi din namatay. Although yung Roger natin dito na 101, kaya sinabi natin kanina umpisa, kailangan hindi tumaba yung Roger natin. Pero anyways, mga kaibigan, sa top lane side natin, nakabawi naman dito NXP Predator Solid. Oo, tama ka dyan. In fact, si Roger pala dito naka-bounty hunter. On the top lane, muntik na din namang madamay si Renej, pero syempre, strength in numbers. Dalawang players ng NXP Predator Solid doon against Kim Chu or Joehead mag-isa. So ito na, mayroong na Rafaela dito nakatago, pero first kill lang. Nako po, here comes the backup. Eyo, dito na, Grok. Nako, pasok lang din si Yawi Esports. Bakbaka na naman mga kaibigan, pero ito si Joehead para ding din backup. Ang ganda ng pagkakasarado dito ni Grok. Parang pinaligtas niya palalo si Chester, mga bestie. Ay, mga... Ang kinagandahan pala dito na Roger, pwede siyang mag-melee, tapos pwede siya yung long range. Pag-early game, pwede siyang umat-ngat lang ng umat-ngat. Like dito for the Claude, hindi siya advisable sumama sa teamfight hanggat hindi pa masyado masakit yung blazing duet niya kasi more on panggulat factor siya. Pero anyway, sa bottom lane side natin, nandito na ang Kingpin. So Chester at si MB nandito mga besi. Tumalon lang din naman dito si parang Freya natin. Patay si Crown, pero double kill dito for this Roger. Magandang na yun. Good sacrifice na yun. Parang dalawang easy 180 gold kagad yun. For Roger, mga bestie up, naka-bounty hunter din ng mga Seiya. And push pa ang mga kuhan nito, doble kara. Pero even though, good sacrifice naman for Crown, siya na ang tumangke dito ng Torre. Eto na, babawi yata mga kaibigan. O hindi, sama na yata sa hukay to. Doon sa dalawang napatay na nauna, bro. Pero oops, yun nga lang. Kiri, oops, yata. Happy ballers, push pa rin diretso ang Kingpin sa bottom lane. Di mapigilan, mga bestie up. No. Ayan na, 2-5 body score mga kaibigan. 3-0-2 agad dito, perfect KDA for this Roger sa ating laban ngayon na napaganda performance para sa kanila. Very spread solid. Although meron silang Claude dito, ang taas ng potential niya na baliktad rin ang laban. Kailangan mas heal na agad ng Kingpin sa mga objectives dito na pwedeng kuhanin ng kanilang Claude. Pero anyway, si Chester dito nakita na naman. Pero tumalon si MB doon sa may bandang likod against Porto mga beso at Yawi Esports. Natin ko tutulong pa, hindi na lang din. Kasi alam niya na medyo delikado at kailangan niya protektahan yung Claude if ever na dumiretso pa ang Kingpins. Tama ka dyan na Ate Shanti. So this time, Kingpins na naman ang lamang sa ating game number 2. But look at this, gold lead din mga bestie wap. 3K kagad, 3 minutes pa lang yan. Yung lamang nila, kala mo pang mga 10 minutes na pag tumi 3K, gold lead ka na agad sa early stage ng game. Pero si Renej dito, naku po, binisita ng tatlo. Aray, yata, pero hindi lalaban. Naman pala si Papa, matapang. Naku, tagal mamatay. May flicker out pa pala, pero yun din. May flicker din si Kuya Kuchu. Grabe, nanlaban. Si Renej, nakakuha pa ng isa bago mamatay. And time, mga besties. Iba pala talaga yung thumbs, kaya nahihirapan din kanina NXP Predator Solid na mapatay si Crown kanina. Regardless, but anyways, good sign yun for NXP Predator Solid. Tatlong players yan guys, pero nakapatay pa rin si Renej bago siya mapatay. E, kita natin dito si MB gumagawa lang din ng objectives for NXP Predator Solid sa ating bottom lane side. So makakasira siya ng Torre doon, pero same na din naman with this Kingpin squad. Kaya nga mga bestie wap. So, magandang laban to. This time, nakakabawi-bawi ang NXP Predator Solid. Ayun pa, si Kim Chu. Mukhang pre-taste yun sa top lane, mga besties. Patipi na yata yun. Kaso, syempre, alam naman natin may Natalia. Hindi ka makakatipi basta-basta sa mga ganyang klaseng bushes. Machecheck ka lang palagi ni Natalia. Pero top lane dito, standing strong sa Kingpins. Talagang ayaw nila ipabasag ang top lane. Dinipensa na naman. Mukhang ito na ang second wave ng bakbakan nila. Mga bestie, puulitin yata ang replay. Oop.
Hindi na. Ano dito na. Eh, for Kingpins, kapag kami nabitawan ulit sila na Torre dito para mahirap na agad para sa kanila kasi masisira na yung rotation ng kanilang Roger. Pero anyways, si Crown dito nakapatay lang din naman. Napakakunat dito. Nandito na ang backup ng team Kingpins, mga best wapas. For Elexperter Solid, kailangan na lang talagang dumis engage kasi delikado yun if ever kung ipipilit pa nila. And Turtle is now up para sa ating laban. Blade of Heptasis dito para kay Kim Chu sa ating laban ngayon. Kalahati na lang din si Yawi Esports dito na harangan ng isang Uranus para makapag-set up ng play with a Retribution na secure dito. The 619, ayun na po. Nawalan kami ng internet ng konti mga bestie wap. Pero eto si Yawi Esports namatay na lang din mga bestie wap. 1-for-1 trade pa lang. Sabi lang banda si 619 dito ang Roger. Isa na upo. Bakit napalalim yun? Mukhang synchronized sila. Pero sa kabilang banda naman for NXP Predator and Kingpins as well. Nako po, namatayan din ang ng Crown. I mean, ang Sireni J dito. Tig 2 for 2 trade. Ang nangyari lang din sa engagement na yun. 7-11 ang ating score. Napaka-convenient score, kumbaga. No. Oo, pero ito for NXP Predator Solid, ang kinakandahan dito, more on physical yung heroes nila. So pagdating sa team fight dito mamaya, automatic, pagka nagkaroon ng ngat-ngatan talaga, automatic sila yung aangat. Pero anyways, mga kaibigan, si Crown dito, napakakunat lang din naman. Hindi pa nga yata makapatay din ng NXP Predator Solid dahil merong wild charge come from this Grok. Pero si MB sa may bandang likod, makakapatay lang din naman. Pero hinahabol siya dito ng tatlong players ng Kingpin. Si Crown nandun na din, sumama pa, and that is going to be a kill for this Kingpin squad. Nako po, mukhang ayaw pa rin talaga magpabawi ng Kingpins mga best up. Little by little, pinipitasan pa nila ang NXP. Ang NXP dito, sila ang medyo underdog nitong ngayong game number 2. Kailangan mag-ingat-ingat na sila. Ma-maximize na nila itong Natalia pick nila tsaka yung Freya. Yung Freya, hindi pa natin masyado nakakitaan ng potential pero I think this is a support Freya lang din halos pagdating sa team fight, so hindi kailangan gumawa ng mga key factor. Pero for H2O, yan ang mga mamaya-maya posibleng gumawa ng himala dito against Kingpins. Abangan natin yung kanyang cloud pag nag-online mga beso. Oo, kasi kita natin ngayon for NXP Predator Solid, ganun sinabi natin, more on physical lang damage na. So isang magandang pasok lang sa kanila, sila ilalabag DPS wise. Pero anyways, kita natin dito si MB pumasok against 3. Isama pa natin dito si Kim Chu, nandun lang din naman. H2 napilitan agad mag-blazing do it, unstoppable pa nga para dito sa ating Kingpin squad. No. Pero kita natin dito si Yo, halos wala ng buhay pero kompleto pa rin ang Voltes 5 ng Kingpins dito para sa ating laban ngayon. Nandun yung sustain, nandun yung damage at trading ready sila para baka pa yung mga kakampi nila. At dahil dyan, masisira dito ang middle tier turret ng NXP Predator Solid. Yun na nga po mga kaibigan for Kingpins talaga. Nga ito na, naku, dumamay na! Patay na mga kampi ko, sige, papatay na din ako. Depensa na lang to mga bestia, pandidagdag delay pero... Wala eh, talagang hindi kakayanin yun kahit nasa tore pa. Pero ito naman pala, level 3 lord pa lang din tayo pala halos dito. Mga bestie wap, napaka-intense na ng laban. 18 kills na kagad ang nagawa ng Kingpins sa 8 minutes score time. No, malaki to. Oo, actually for NXP Predator Solid, maganda sana yun. Kaso yun nga lang, nakaabang si Crown kanina. Alam niya kung kailan papasok yung Claude. So napilitan yung Claude na mag-blazing duet kasi hindi na-open yung position niya. Pero anyways, mga kaibigan, top 5 para sa ating laban is this Roger with that 6.9k gold. Pero hindi ganun kalaki ang kalamangan against the Claude. So for Claude dito, ganun sinabi natin, kailangan lang magkaroon ng opportunity of space para sa kanya kung kailan niya ibibitaw yung ulti niya na wala siyang ibang iisipin pa. Oo nga, tama ka dyan. Kaya eto, feeling ko gumagawa agad ng golden stuff dito ang Claude. Pero para sa akin, medyo late na para sa golden stuff. Wind of Nature na muna kaagad pagkaganya kasi nahirapan siya pas pag pinapasok. Pero si Chester, yun lang, nauna na ang mga kaibigang nabigyan, mga bases. Pero another one, papasok dito with unstoppable force para kay Kim Chu. Pero si H2, naku po, delikado't patay. Shutdown naman dito si Kim Chu. Gandang set para dito kay Yawi. Free hit ang kanilang tore, mga pre. Pero disengage ulit. 3-on-3, ang laban na naman. Dikit pa rin in terms of numbers. Naku po. Grabe yung Roger pick dito ng 619. Kumbaga, pwede siya mag-wolf form lang agad. Tapos ulti dito for his Roger. Kapag ka nag-blazing duet yung Claude para wala siya makuhang damage. Kasi diba, hindi naman siya matitira kapag ka tumitira siya sa mga kalaban niya habang nag-wolf form. Pero anyways, for this NXP Predator Solid, isa sa mga nagiging problema na dito yung Natalia nila. Hindi masyado makapagbigay ng information para sa kanila. Rather,
yung information na ibibigay niya, yun yung malalaman ng team ng kalaban nila kung nasan sila. Kasi para napipilit nandito yung NXT Predator Solid na mag-engage din ito team fight. Kasi yung Natalya nila medyo nasa maling posisyon. Oo nga naman. Naano ka agad eh. Naunang nabigusan ka agad si Natalya dun eh. Kitang-kita huling-huli sa camera na overextend si Natalya natin mga besties. Ito na ang first Lord of Our game. Naku po, 11-20 ka agad ng score. 10-minute game mark pa lang tayo. So, punong-puno ng action dito, lalong-lalo na para sa Kingpins, pero hindi sila maglo-lord. Naku po, pauuwiin namin ang NXT Predator Solid, pero naku po, dali na. Akala ko si Yonat, si Grock, o si Grock ang makukuha dito, pero hindi pa rin. Fake lang pala yun. Fake clash lang. Sakto yun, ano? At saka sakto yung pagkaka-ulti doon ni Holy Blessing ni Papi Rafael natin ang Kingpins, kaya napigilan dito sa NXT Predator Solid. Pero anyways, this is the first lord para sa ating laban ngayon. Si Yo, wala nang buhay, pero si Renegade nandun ang gugulo. Si Chester, napatay na parin joint natin ng NXT Predator Solid. And another one, mga besi wap, si Majo lang din naman ang napatay dito ni MB, pero tatlong natitirang buhay for this NXT Predator squad. Si MB dito na, di kita na ejector pa and a shutdown para dito kaya parang kimcho natin. And 619 with this damage, isang tira na lang si paring H2 natin, at nakita pa si Yawi Esports na nakatalo sa may boost and a mega kill para sa nila. Wipe out pa nga ata, yun na nga, wipe out na nga, mega kill for Kingpins, wipe out for NXT Predator Solid, and at Lord for Kingpins din, mga IB level 1 Lord, wipe na ang wipe out din ng NXT Predator Solid. Ito na, medyo feeling ko ito nang magpapanalo for Kingpins kung hindi kayang depensa ng NXT Predator Solid to ngayon. GG ang mga magiging sagot. Napakataba na rin panigurado ng ano dito ng Joehead. Item check mo nga tayo. 9 kills yung Joehead, grabe. Oo nga, 7.7k. So yung 7.7k, konti na lang, kagold na niya dito yung 7.8k nung Claude. So kaya naman pala kanina, automatic, pag meron siyang napupuntahan dito, grabe agad yung burst dito for this Joehead. Hati agad yung buhay ng mga ejector ni Kuya Joehead natin. Galit na galit, pero ito na, si Crown dito, pumasok siya ng tumangke ng damage. Pero si Renny J naiwan na sa Dreams, may ejector pa ba? Wala nang kawala talaga. Renny J will go down with the hands of Majo. Exo bottom lane, aray, si 619 na po, Roger. Si 619 na huli mga best swap, so wala na free hitter dito para sa Kingpins, yung kinagandahan. Pero may Lord, dito ang Kingpins natin para sa atin laban ngayon. Wala pa masyadong damage si Yawi Esports, ay na-ejector pa. Naku po, Blaze, do it dito para sa ating Claude, pero not enough damage para sa nila. MB dito against 4. Nice mock knock-up para sa kanya. Pero yung Lord, hindi pa rin na-de-depend dito ng NXT Predator Solid. At about the players na dito sa Kingpins, isa para sa NXT Predator Solid. Mukhang ito na yata 4-hour series win. Wild charge dito para sa ating Claude. And that is it for our series win. Congratulations to Kingpins. Grabe mga best two up. Okay na sana eh. Nakita na natin ang slight chance palagi ng NXT Predator Solid. Pero hindi talaga enough sa firepower na pinapakita ng...